Tuo pusa. Pati pusa. Hello, meow. Anyway, mga bantay namin sa gabi. Magandang umaga sa lahat mga delivers natin. And this is the first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, Doc. Gigi, Sunga. Right. Magandang morning sa ating lahat. Thursday morning. Siyempre, bago tayo pumasok, naka-yellow or green pala. Anniversary shirt tayo. 20th namin, Asia Pacific, last February. Okay, so, to maikli lang to. Sikapin natin na maikli. Position yourself to become rich. Alam mo, lahat ng mga yumayaman, pinuposition lang nila yung sarili nila doon. Ngayon, iyan ang technique nila. Ipuposition mo ang sarili mo na yung position na yon e pang mayaman, nayayaman ka doon. It's just choosing the side of life. Ang buhay kasi merong mga sides yan. So choose the side na papayaman ka. Parang malabo ata po. Okay. So piliin mo na yung side na yayaman ka. Position yourself to be rich, right? So ganun lang yan. So ngayon sisimulan na natin, ha. So anong gagawin mo, Doc G? Ito. Pag sinabi kong position yourself, o pag sinarinig natin, hindi lang ako, maraming mga YouTuber, mga speaker nagsasabi niya, di ba, position yourself to become a winner. Pag sinabi mong position yourself to become a winner, to become successful, to become rich, ibig sabihin, you're choosing. Choosing a way, choosing a path, choosing a direction. Yun yun. You choose a direction, okay, na magpapayaman sa'yo. Choose a way na magpapayaman sa'yo. Ganun lang siya. Alam niyo, when I started choosing that way na pangyaman, dun ako yumaman eh. Dati wala akong, hindi ko pinoposisyon sarili ko. Kung saan na ako, dali ng tadhana, dali ng hangin, dali ng mga tao, mga circumstances, dun na ako nagpupunta. So, wala akong sariling desisyon. Ngayon, magkaroon ka ng sariling desisyon. Sasabihin mo sa sarili mo, I'm going to choose the ways na makakapagpayaman sa'yo. Okay? Or sa akin. Number one, okay. Choose positive ideas. Yan. May choice tayo, di ba? Ang daming ideas. Sabi nga, di ba? 70,000 thoughts ang dumadaan sa isipan natin a day. And 80% are negative. Imagine that. Okay? 80% ay negative. Okay? So, ang ibig natin sabihin, mga G-Libers, sa dami na yan, okay? Yung 80%, mas marami ang negative, di ba? Mas madami talaga negative. So, piliin na natin ngayon ang positive. Choose the positive ideas. Okay? So, gawin mo, ano yung positive ideas? Dun ka lang magpunta. Huwag na dun send negative. Kasi ang negative ideas, yung isipin mo na, ang hirap, di ko kaya to, nalalamangan ako, di ba? Ang sura ng ugali niya, di ba? Ba't siya ganon? Mga negative. So wala, madedrain ka lang, maubos ang energy mo, ang time mo, okay? So piliin mo na lang, huwag na yun ang isipin mo, isipin mo na lang, okay, this is an opportunity for me. Ang hirap ng binigay mong task sa akin, instead isipin mo, dinaya mo ako, isipin mo, eto, makikinabang ako dito. Okay, makikinabang ako dito. Dito ako, sa matututo ako dito. Di ba? Alright? So ilang beses ko na sinabi ang experience ko, bakit ako naging speaker? Binigyan ako ng assignment na wala akong choice na mag-speak na agad ako nang hindi ko man na-practice, wala. Pinakit lang ako sa MPH sa multi-purpose hall namin kasi umalis yung speaker namin, may emergency sa bahay. So wala akong choice. Wala akong choice kundi positive ideas na lang yun. Sige, okay na to. Baka ma-enjoy ko to. At the end of the seminar, 40 minutes, I enjoyed it. Hindi ko na inisip, ba't ako? Hindi na ako nag-complain ng marami. Diba? And how did I write my first book? Wala yung speaker namin, di makakarating sa Baguio, nilalagnat. Ilang oras na lang, mag-speak na. So sabi ng president namin, ikaw na nga, how to embrace transformation. So, yung negative sana, ba't ako, ma'am, hindi up eh. Hindi, sige, positive. Naisip ko, okay. Alam niyo, naisip ko nung sinabi sa akin na ako'y mag-seminar. Baka may mangyari na naman dito maganda. Okay. Bakit ako kami ng Baguio, nag-seminar ako again for more than 1 hour. You know? Pagkari ko mag-speak, sabi ko, Lord, ang ganda ng topic. Gusto ko siyang gawa ng book. And after 5 weeks, nasulat ko yung book. How to Embrace Transformation. Ganun siya, okay? Second, talk to positive people only. Or talk to successful, positive people and rich people.
sila ang kausapin mo. Di ba sabi ko may choice ka? Pumunta ka na doon sa makakapagpayaman sa'yo. Position yourself, talking to successful people. And when you're talking to successful people, ang lagi nila sasabihin sa'yo, how to become successful, di ba? And when you're talking to rich people, ang sasabihin nila sa'yo, paano kayo maman? Yun na yung magiging topic, magiging ano na, kasi ano sa kanila yun eh, innate na eh. Di ba? So parang pag may nakakipag-usap sa akin, ano ba yung gusto mong pag-usapan? Pagyaman, investment, negosyo. Yun yung topic natin eh. Di ba? So, talk to positive people, to talk to successful people, rich people. Ayaw mo na muna yung mga unsuccessful. Kasi pag successful ka na, pag mayaman ka na, balikan mo sila, motivate mo, di ba? Hindi kasi pare-pareho kayo yung, malulungkotin, wag mo na yun, okay? Pareho ka pero kayo muna, hindi muna successful. Eh, ano pag-uusapan nyo, di ba? Wala, wala muna kayong pag-uusapan, di ba? So, okay, number three, yan, go to encouraging events, di ba? Choose to go to encouraging events para you position yourself, okay? Choose to go to church. Kahit anong mangyari. Sunday, church ka, prayer meeting. Encourage tayo, di ba? Awitan pa lang. Gusto mo nang magsuko ng buhay sa Panginoon, di ba? Yung mensahe na binibigay ng lingkod ng Panginoon, nakaka-inspire, di ba? Nakaka-encourage. You will be encouraged to do things ng tingin mo mahirap. Doon mo marirealize na, wow, pwede pala, di ba? So, pwede pala. You go to seminar. May encourage sa sabihin mo, ay, kaya ko pala. Yun yung word na encouragement eh. That is making you realize that you can do great things. That you can do, that you can accomplish hard tasks. Yun po yun eh. Yun yun. Okay? Right, so ano yung events na tinatanggihan natin? Ano yung mga ang dami invitation na ayaw nating puntahan, di ba? So minsan si tayo na rin eh, pinoposisyon natin sarili natin sa loser eh. Sa losing side. Lahat tinanggihan natin. Pati pag-promote sa iyo, tinatanggihan mo. Pwede ba 'yun, di ba? All right, number 4. Ayan. All right. So read or watch motivational books or 'yun, mga videos. Read motivational books, di ba? Choose books na makakapag-motivate sa iyo. Choose books na may mga stories ng mga successful people. Alam mo, sabi ko nga, ang kagandahan ng mga successful na ano na books eh istorya 'yan ng mga tao. Ay, kuya, ang tagal kitang hindi nakita. Pahinga. Ha? Nagpahinga. Napaano ka? Hindi, wala na, ano lang. Ano mo? Nagbakasyon din. Nagbakasyon na, okay naman yun. Sumasakit yung tuhod ko eh. Ah, oo nga. Sarakalakad. Oo nga. Dapat pinapahinga pala yan. Sabi niya, pahinga muna. Oo nga, sige, sige. Okay. Alright, so yan. Read books. Kasi alam niyo yung books, yung success ng tao, sinummarize niya into 50 pages, into 100 pages. Babasahin mo ng 1 hour. Ang pinagdaanan niya ng ilang taon, mahabang panahon, sinamarize niya na, di ba? Na hindi, yung pagkakamali niya na huwag mo nang gawin. It's a warning for us, eh. Di ba? Lahat ng books na huwag mo nang gawin to, di ba? O, tapos ito yung namomotivate ka, gawin mo to. Kasi, namomotivate ka dahil sila, gano'y nangyari sa buhay nila, naging successful sila na pwede natin gayahin, di ba? And watch motivational videos. Sabi ko nga, wag lang ako panoorin natin. Ang daming videos dyan. Silicon Valley Girl, yeah? Hello. Di ba? Project Life Mastery. Ang dami. Ang dami, sobra. Elox. bukod kila Danlock, Ty Lopez, Grant Cardone. Maraming pa. Okay. Alright, so position yourself to become rich is work to business companies. Ito, napakalaga. Work, choose to work business companies if given the chance, an option. Saan ka magtatrabaho? Sa mga business companies. Kasi sa business companies, na-inculcate yung brain mo, napoprogram siya to go to business. Nakikita mo kasi yung takbo ng business, yung targeting, profit, sales, mga terminology pa lang, may encourage ka na magnegosyo eh, di ba? So, yan ang piliin mong kumpanya, if ever, if possible, okay? Doktor, hindi ako business graduate. Yung course ko, hindi pang business. And so what? Meron bang rule? Ako nga, hindi business graduate eh. Pero I go to business, di ba? Walang kinalaman, sabi nga, eh, yung iba nga, di
Huwag na tayong magsabihan ng mga nagtagumpay na hindi nag-college, di ba? So, wala, hindi pinag-usapan ng course mo. Kahit anong course mo, education yan, pwede ka sa business courses, di ba? Business companies. Mas matututo ka nga eh. Number 7. Okay. So, choose to plan business partnership. Yan na. So, instead of planning lagi na what to do, what to eat, where to drink coffee, lagi yan eh. Okay lang yan. Pinaplano talaga natin yan. Pero samahan mo ng sino ba yung pwede kong maging business partner? Alam nyo yung mga business partner ko, nakakatuwa. Ang dami nila ngayon. Meron kami bago, social media marketing group. So, we can manage our social media. Message ka lang sa akin kung meron ka na existing business, di ba? Nakakatuwa, ang dami na ipag-business partner sa atin. Welcome kayo lahat. So, lahat ng mga gusto mong ipag-business partner, basta maging matapat lang po kayo sa akin. Alam ko po, pag hindi matapat sa akin ang business partner ko, alam yung ginagawa ko po. Pinuputol ko na yung ugnayan namin. Plus yung mga possible client ko, hindi ko na siyempre kayo endorse. Diba? Ganun lang yun eh. Alam nyo, nadidiscover ko kasi pag hindi kayo nagiging matapat sa akin. Kasi lahat ng clients na nagpupunta sa inyo galing believers, sinasabi nila sa akin na nag-avail sila sa services, nag-avail sila sa products nyo. So, alam ko yung clients na dumadating. Kasi may dalawa, tatlong business partner natin yung hindi nagiging matapat. So, ayoko po ng ganun kasi, you know, ini-endorse ko kayo na maayos. Kaya, kaya nga, ang suggestion ko, plan business partners. Ibig sabihin, planuhin mo sino yan. Maayos ba siyang kausap, di ba? Matapat ba siya? Yung bang kumpanya niya, matatag, maayos, ganun siya, okay? And kasi, why business partner, Rohdy? Kasi if you are working, you can't be rich there. Hindi kaya yam sa pagiging empleyado, di ba? Ilan na yung nagpa-quote sa akin, Doc G, gusto kong yumaman ang trabaho mo, empleyado po ako, malis ka dyan. Eh, Doc G, ba't ikaw empleyado? Empleyado tayo, pero may iba tayong ginagawa. Sabi ko, kung mahal mo yan, it's okay. Kung nag-enjoy ka dyan, sige, stay there. Pero magkaroon ka ng sarili mong negosyo, okay? Negosyo pa rin ang solusyon sa pag-asenso. Pwede yun, oh. Pwede sa I can change shirt ko sa statement shirt. And, ayan, so, alright. So, number 9 na ba tayo? Yan. So, position yourself to be rich. Think of wealthy retirement. Isipin mo na retirement mo sa wealthy. It's not an ordinary retirement. Alam mo yung ordinary retirement na sinasabi ko lagi, nakupo sa terrace, nagkakape, di ba? Ang wealthy retirement, nakupo sa terrace, nagkakape, plus may dumarating na income. Yun yun. Kasi na-establish mo na ang income mo. Na-establish mo na yung mga money machine mo while you are still young and working, okay? Huwag mo isipin retirement na wala kang ginagawa. May ginagawa kapag retired ka na, okay? And number 10, last, okay? Position yourself to become rich is choose God's will. Ayan. So, sundin natin, ano ba yung kalooban ng Diyos? Diba? Ang kalooban ni Lord, ang gusto niya sa atin, mamuhay tayo ng naayon sa gusto niya. Diba? Unain siya. Diba? Pangalawa, maglingkod tayo sa kanya. At pangatlo, huwag gawin ng mga mali. Diba? Simple lang naman ang formula ni Lord. Huwag mamuhay sa kasalanan. Nabubuhay pa rin tayo sa kasalanan, di ba? Mayroon pa rin tayo mga everyday na nakakagawa tayong kasalanan. Huwag lang nagiging part na siya ng sistema natin, okay? Alright, so, yan yung mga tips on how to position yourself to become rich. Sulitin natin, sabi ko nga, pwede kang yumaman, pwede mong piliin yan. Choose to be rich, alright? So, choose positive ideas, talk to rich people, go to encouraging events, right? And read the motivational books, watch motivational videos, work to business companies and plan business partnership. And ano to? Ay, ito, nalimutan pala natin. Get sure investment. Okay, so nalimutan natin, skip natin kanina. Pumili ka ng tamang investment. Yung sure, yung di nababawas yung capital mo. Di ba sabi nga ng isang wise investor, dapat pag nag-invest ka, hindi mababawasan ang iyong capital, okay? So, saan yan? Choose IMG, yan. IMG Mutual Funds and IMG Kaiser. So, if you are interested, message ka lang sa akin, okay? And, think of wealth retirement and choose God's will, okay? Alright, so, kung meron kang tanong, gusto mong magpa-coach sa akin, Doc D, tulungan mo ako. I want to start, I want to become rich, successful. Message mo lang ako, I do online or personal coaching, okay?
And if you want to advertise your business, mag-message ka lang. And lahat ng gusto mag-reseller ng aking statement shirt, I am born ready and every and marami pang iba, message ka lang 0939-525-4311 or sa aking FB page, Dr. Gigi Sunga or Dr. Gigi D. Sunga. Alright, so thank you very much, Gilibers. Enjoy the rest of the day and let's go!